and Daddy A bilang kayo ang tinaguri ang bet lords ng Lupon. Kung gagawa kayo ng parlay, tagal at direct, pagawain muna natin ang parlay ang mga tropa natin dito. Kung gagawa sila ng parlay, ano-ano ang mga ikakabit nyo doon, Daddy A and Ishi? Kahit tag-isa kayo or kung gusto nyo magkasundo kayo, okay lang. Hirap po marlay kasi ng BO1 talaga eh. Pero kung tataya ako, medyo mababa yung odds, tataya ako ng Polaris lab. Polaris laban dun sa AG, pero Polaris ako ron. Siguro, pe-play safe lang ako ngayong araw. Pero, Oo, pwede. Maganda odds nun. Hindi, totoo yun. Mahirap po marlay ngayon. Siguro kung paparlay ka, parlay mo na lang ng mga over or underkills. Yung mga 20 lang yung odds. Ganun, kung gusto mo siyang iparlay. Pero in terms of like match winner, mahirap. Mm-hmm. Mahirap po marlay dito. So, wala nga single bet muna kayo guys today. Parang kahit single bet nga, ang hirap din eh. Kahapon ang tinry ko, puro over 35, ganyan. Wala, hindi tumama ang bibilis ng mga games natin. Pero tingin nyo dito sa series natin, with the current picks, possible ba na fast game or tatagal naman tayo at least mga 40 minutes? It really depends doon sa lineup eh, no? Pero dito sa AG versus Boom, I would at least expect this to go like over 30 minutes. 30 minutes sa 3-0, hindi yung mga 33-35. Hindi kasi minsan kasi dahil LAN tournament, minsan matagal mag-GG yung mga teams na kahit nabugbog na, hindi sila nag-GG agad, inaantay talaga nila na sumabog yung throne. Ilalaban din talaga hanggang huling hininga. Pero ano nga kaya ang kukunin ng AG dito sa may ating first series? Panimulang laban nila against Boom. Bigat-bigat rin kasi talaga yung kalaban nila eh. So any heroes at might na tingin nyo dapat masecure nila, Mamang Daya, ng mga players ng Army Geniuses, para makakuha sila ng win. Kasi best of one, halos 50-50 lang din yan. Parang pili ko dapat mag-react lang sila kung ano yung dadrop ng Boom eh. Tapos pala so on and so forth na lang eh. For Tord neto, meron silang pango lear. Somehow, dapat depensa nila yan. Siyempre, alam naman natin, usually yung pango, nilalagay mo siya sa may mid lane. So, kailangan. Siyempre, iban mo yung Bloodseeker. Ban mo yung Bane na hindi naman gano'n nagagamit ngayon. Pero yung Boom Rivalry, yung opener kagad nila dito. Malakas na agad. We have yung Marcy and Viper combination, di ba? Dispose. Tapos lulunurin mo sa Nether Toxin. Poison attack, di ba? Issue na nakikita natin. Saka, usually ngayong meta, gusto mo naman talaga yung power lane na eh. Yung offlaner mo is yung malakas doon sa main lane eh. Ayaw mo na ng mga nagbibigay ng mga big ultimates eh. Yung team fight eh, di ba? Hindi na ganun yung nakikita ko na meta ngayon eh. Usually, Breaker lang yan, Viper, ganun. Tapos, DP. Pero speaking of ban eh, in-out na agad dito yung Bloodseeker na mas ban against this isang Pangolier. Yeah, I mean, it's really important. Lalo na kapag nasa yung, itong... tawag dito yung sa second pick na to na Pangolier, di ba, ng Army Geniuses. You have to set up that hero for success. Kasi madalang ka na nakakita ng hero ng Pangolier na sinisinko mo. Di ba, yung kumbaga na-counter, so isisinko mo na lang siya. So, it's just not ideal for your lineup. So, dapat itong next bans ng Army Geniuses, kailangan iba na nila yung mga heroes na busi sa kasi niya. Let's say, mga like Winter Wyvern, Pop, even, di ba, available pa yun sa ano natin. So, if they want to set up success sa hero na. Kasi itong lineup ng Boom Rivalry, itong Marcy saka si Viper, wala ka nang masasabi diyan eh. You can only probably count like a hero na pwedeng tumalo sa lane na yan, probably TB plus another aggressive support like maybe mga Enchantress ganun. Pero yun nga, mahirap nang talunin sa lane yung dalawa na yun. So, yun nga, it's about protecting yung second hero na pick mo. Diba, tama nga sinasabi ni Ishi, no? In terms of picking up yung TB, kasi meron kang plan B eh. Meron kang plan B, pwede kang tumakbo sa neutral eh. Alam mo na, tatalo ka sa lane eh. Ang lakas eh. So tama, meron kang hero na kagad na pwede kagad mag-transition dun sa may offlane ka. Rather dun pala sa may jungle para makapag-farm. Tama, meron kang plan B. Dito natin kung ano gagawin ng Army Geniuses. Winter Wyvern. So ito, siyempre Winter's Curse, Ishi, and Dayan counter against dun sa may Rolling Thunder. Somehow to interrupt. So... pwede rin pang save, di ba? Yung Cold Embrace. So, marami silang sustain. Pwede rin yung sidekick for right-click damage. Oo. And with this Winter Wyvern, so malilesen na rin talaga yung chance na this is a Viper support. Kasi day one, nakakita tayo ng Viper support from SMG eh. Diba? But complimenting dun sa sinasabi ni Daddy A and Ishi, good combination ngayon. Marcy plus the Viper on the lane. But ang naging suggestion nyo is a good hero, Terrorbleed. But with this Weaver na pick,
Tingin nyo ba 100% carry na to or baka naman mamaya isupport din to ng Army Geniuses? From like the history na nakikita ko sa mga games, highly likely core Weaver na to, especially you have a Marcy and Viper, you don't see any way na masha-shutdown nila si Weaver sa isang lane. Saka mas survivable kay Weaver yung lane na yon, and kung titignan mo din yung lineup ng Boom Rivalry, they don't actually have a good catch. Kay Winter Wyvern, kay Winter Wyvern, kaya Weaver, and syempre, ma-setup man mo ng Curse, diba? But still, you need vision, you need some great positioning kung gusto mong ma-setupan siya ng Curse. And with this Weaver, ano yung mga swak na supports na tingin yung pwedeng isama sa kanya? Kasi yun nga, very aggressive yung magiging katapat niya eh. Marcy plus that Viper. So Weaver alone, yung Shukuchi niya, teka lang. Sobrang tagal pa ng cooldown niyan, level 1 Shukuchi. So maganda sana masamahan siya ng position 5 na at least matutulungan siya sa lane. Pero Alchemist, is this an Alchemist na position 5? Pwede. Kasi based on dun sa, syempre range melee, yun lang yung tinitignan ko dito. Saka yung minus armor nila dun sa melee siguro. Yun yung pwedeng pakinabangan. Actually, pwedeng aning let's say mag-combo yung dalawang hero na yun. Kumbaga ito yung nakikita, naalala ko nung major, yung mga teams, lalo na yung OG, they actually don't have a solid position 5. Parang yung dalawang support, talagang support lang yung dalawa na yun. Either parehong position 4, di ba? Parang pwede kasing ganun yung gawin ng Army Geniuses dito. They could either go for position 4 Tiny or position 4 Weaver or position 4 Alchemist. But either way, ang pinapriority ng Army Geniuses dito is yung laning phase, di ba? Yung Swarm plus yung minus armor from Alchemist, I think that's really good wombo combo going against this Marcy and Viper na magkasama sa lane. And plus yun nga, di ba? They have puro damage over time. They don't have a burst damage yet. So, yung heroes katulad ni Alchemist, dun siya nagtatrive kapag lacking sa heavy damage yung isang team. Yes, nakuha na nga ng Army Geniuses. But we'll see, ha? Baka mamaya, hindi natin alam kung ano yung magiging positioning or roles ng heroes ngayon ng Army Geniuses. Yun naman yung kagandahan din sa draft nila, eh, no? Kasi first two picks pa lang ng Boom, nabanggit nyo na kung saan nilalagay yung Marcy plus the Viper. Samantalang yung Army Geniuses, nandito na tayo ngayon sa fourth pick nila, still, pwede pa rin i-adjust yung mga heroes nila. So, which is which nga kaya para dito ngayon sa Army Geniuses. And, Terrorblade, lumabas siya sa Boom Rivalry, complimenting again or ulit dito sa may Wyvern nga na pick ng Boom. Kasi pang-counter somehow, diba? Etong Wyvern onto the team. Yun, no? Nakikita ko doon sa may Terrorblade, syempre binanggit nga ni Ishii kanina yung minus armor. Syempre, pipis tayo ng hero na mataas yung base armor, diba? Yun yung Terrorblade. So, wala siyang problema doon sa minus armor na ipoprovide ng Weaver kagad at itong Alchemist. So, parang may hayahay yung buhay nga niya dito, no? So, speaking of which, sabi nga ni Ishii, wala pa naman burst itong side ng Dark Army Geniuses, damage overtime, so pwede maging libre every time yung Sander. Saka yung Terror Blade plus yung ibabap mo siya ng sidekick, sobrang OP, medyo masakit lalo pag nagkaroon na ng item later on dun sa stages ng ating lap. Oo nga, no? Usually, hindi kasi bumibili si Terror Blade ng lifesteal, diba? Para sa mga first few items niya, hindi talaga natin siya nakita bumibili ng mga satanic or kahit morbid mask man lang, hindi. Farm lang talaga siya ng farm asa na lang din sa kanyang mga reflections, manta style, yun lang. So with this Marcy, ang ganda na kanila magiging combination. Pero saan to? Marcy ba to na po post 5 nila or sa team fight na lang magkikita tong dalawang to? Post 4 Marcy and then post 5 Wyvern. Anong mas gusto nyo during the laning phase? Actually, it depends kung ano yung para magiging final lineup ng Army Geniuses, diba? Pero kasi typically kasi Viper saka Marcy yung magkalaban. Pero if they feel like they want a priority yung Winter Wyvern with the Blink Dagger, they might put it on teams. Kasi wala tayong parang solid na position 5 sa ngayon. Kasi kahit yung mga 5, 'di ba, nagda-rush sila ng Blink Dagger, they don't go for like the Glimmer Cape or yung mga supporting items anymore. They don't go for those items anymore. Kung anong kailangan ng team mo. Doon nagbibigaya naman, kumbaga si Skem. Saka si teams nito. Yes, pero we are now down sa ating last picks. So ngayon, for Army Geniuses, sila yung pipick. Any heroes na tingin nyong pwede nilang kunin dito? Or ano yung tingin nyong kulang nila? Offlane siguro. Nung nakikita ko, medyo magulo. Flex kasi yung pick nila eh.
Pwede mo i-flex yung Weaver, pwede mo i-flex yung Alchemist. Tingin ko yung tayo nilang nakikita ko position 4 talaga yung pwesto eh. Pero yung itong dalawa, hindi mo alam eh. Pero Team Verso. Okay, tama nga ang wala ni Daddy A. Offlane ang kanilang kulang. So, tingnan muna natin yung sa boom bago natin malaman kung ano nga ba ang magiging positioning. Or with pero this... Ito, medyo ballsy yung pagkakapick ng Team Verso. Given, meron kang Viper sa kabila. Tama. Yeah. Oh. Probably like yung laning phase. They're thinking more of a laning phase. Saka kasi ano eh, si Team Verso is one of those heroes na kaya niya mag-invade ng jungle mo. Isa pa, kasi, tama. Kung titignan mo kasi yung lineup ng Armed Geniuses, like unless makakuha ng early blink dagger yung Tiny, medyo awkward yung initiation nila, di ba? So if you have a Team Verso sa side mo, it's much easier for you to start yung Chaos or you start yung fight. Papasok ka lang, pwede mong gawin si Marcy or si Winter Wyvern sa likod para hindi niya magamit ng maayos yung spell niya. Parang ganun kasi yung nakikita ko lang yung Armored Units, just full chaotic fight, independent heroes, tas more on rotation sila, whereas aside ng Boom Rivalry, you got team fight, you have a core. Diba yung mga ganang kasing bagay? Naku. Parang ganda ng draft dito ng Boom Rivalry, ha? Any quick predictions dito, Daddy A and Ishii? Nakita ko lang sa AG yung Team Versus. Siguro ang pinaka-purpose niya eh, ano eh, information na hero, diba? Siyempre, meron silang dalawang initiator dito, eh. Maganda na may idea nila, eh. So, Pango at saka Tiny, diba, mag-initiate given yung Team Versus magbibigay rito ng information kapag nagkaroon ng team fight. Well, naman sa side ng Boom Rivalry, naglalak sila ng stun eh. Meron lang sila rito dispose eh. Pero syempre, meron ka na kagad pa na meron Dream Coil. Syempre, yung mga mo highly mobile na hero dyan eh, mai-interrupt na kagad. So, parang ang ganda ng pagkakapit ng pack sa kanilang lineup. Yeah, I do agree. And kasi yung lineup din ng Army Geniuses, in my opinion, you have to play perfectly. In terms of like kung kayo nang bibigay yung farm, kung saan kayo maglalaro sa mapa, you need to have like a great understanding on how you want to execute yung lineup mo, diba? Kasi kapag nag-fail ka, you look like a pub gamer na all over the map, then respond ka lang ng respond, gang ka dito, tas eh, diba yung mga ganong klaseng bagay. So yun nga, I feel like mas mahirap i-execute yung lineup ng AG kasi kailangan ng magandang communication, kaya you have a solid plan, whereas sa side ng boom, may carry ka. Diba? You just gotta buy time with your carry. May sagot ka na rin naman na kay Team Verso. Meron kang Viper. Meron ka rin team fight initiation na pack, diba? So, just in my opinion, mas madali execute yung lineup ng boom. Sama na rin ako. Magbo-boom na rin ako dito sa series natin. Pero sana makapitan, still a best of one na laban to. And sabi nga natin kanina, must win to for both sides. Hindi pa sila nananalo during the day one. And ngayon day two, magkakalaglaga na po. So tignan natin kung sino nga ba ang mas mananaig going into our first series. Daddy A and Ishii, papasok ko na sa inyo ang mikropono. Good luck on the first series of the day number two. Bye-bye! Iyon, thank you Diane, thank you. Pero ito na nga yung bakbakan natin on the day 2, yung first match natin. So Army Geniuses versus Boom Rivalry. I just hope yung Army Geniuses dito, they have a solid plan on how they wanna execute yung lineup nila. Kasi kung makikita mo tong draft nila, it was a completely different set of heroes, different kind of play style. Yung sa nilaro nila versus sa Talon. So, either may something sila from screams na nakita nila na pwedeng pantalo nila sa boom. Ganyan, kung bakit ganito yung klase ng lineup nila. Pero kasi kung hindi sila magiging successful, especially sa laning phase nila, delikado okay. Sila dito. Yes, Ishii, pero rebound na nilagyan kaagad mga kaibigan na itong si Marcy. There's the stun connecting dito kay Jai Boys, pero nagkabatian lang, no? Pero based dun sa nakita ko ng mga hero, si Narman ang gagamit dito ng Pango. Oh. So that's a 4. That's a 4, Pango. Di, saka ano din, 5 yung Weaver, so core Alchemist to, no? Okay, against a Viper and ano, no? Okay. I guess since nakita naman nila na Viper yung kapat niya sa lane, I think, pangalan nito, the, In your dream should be dito sa laning phase. Siyempre, you just have to survive yung early yung laning phase, 'di ba, bago mo makuha yung ultimate mo. Pero pag nakakuha ni Alchemist yung ultimate niya, he should be fine dito sa bottom lane. I don't see him dying and siyempre mag-rotate yung pack or yung Wyvern, baka pang tulong dun sa secure dun sa Alchemist.
Mm, so nilagay nila yung Tiny nga sa may mid lane, no? Parang okay lang naman na matchup against sa may pack, no? Parang yeah, crucial doon yung mga runes, no, Ishii, no? Oo. Saka matagal naman natin nakita yan, even sa Major, di ba? Like, you don't see a lot of pick-off or, kumbaga, hindi sobrang one-sided yung magiging laning phase na yun. Kasi, for pack, ang hirap mangharas, yung sobrang tanky ni Tiny. Same goes Tiny. With Tiny. Same goes with Tiny. Kailangan mo ng mataas na level pa ng avalanche toss mo if you want to, let's say, catch itong si Japoy sleeping or ma-pick up mo si Japoy, di ba, solo. Sabagay, kung gusto niya ma-caught off guard nga naman yan, kailangan pa rin niya ng blink dagger. Gugulatin mo si Japoy, no? Pero syempre, alam naman natin kung gaano ka-palos yung isang pack. Ang dami niyang way to dodge out yung initiation na pwede mong gawin, no? Yo, saka napakatindi ni Japoy nung last major natin, di ba? Grabe yung mga solo pick-off niya. Which is, hindi natin usually nakikita na ginagawa niya from the previous LAN tournaments ng Boom. So, it's nice to see. Tingnan natin if it's going to be the same scenario. Kasi typically ganyan. Mahirapan si Pak na patayin si Tiny, di ba? But knowing Japoy, you never know. Baka ma-outplay niya dito si Mamang Daya. Oh, pwede natin kung pwede ngang mangyari. Pero in terms of CS, di ba? Ayun nga, lamang naman siya dito, 11 to 9. Pero di naman nagkakalayo. Ang ganda lang, siyempre, itong matchup ng Tiny at saka Pak, di ba? Bira naman tayo nakikita na nagkakalugian sa lane. Dahil nga, ang daming, meron kang, tama, dalawang time na makakuha ng water dun. Plus meron kang small camp, di ba? Yes. Napares naman sila, pwede madali makakuha. Yes, yes. Ay, dinisip ko lang dito yung rotation, ano? I feel like mas importante yung rotation ni Mamang Daya kaysa kay Japoy to the point na you wanna be able to punish either si TB or si Viper sa isa lane, di ba? Kasi syempre, you have an Alchemist on your side, so kailangan pa niya ng, let's say, at least BKB, yung second item niya bago mo siya makita na mag-join sa teamfight, di ba? Which is a very long time kasi mahal yung Radiance. Diba? What the TB, pwede siyang mag-join ng early fights basta makuha niya yung kanyang or available yung kanyang metamorphosis. Pare lang naman pinagkaiba nga lang nila, no? Snowball type yung Alchemist because nung sa may passive, mas parang mas madali niya makukuha. Kaso nga lang conforme pa rin sa lane. Pero ang pang pinaka, kung pagbabapag dinignan mo yung comparison ng TB at saka Alchemist, pare sila na gusto eh. Tatakbo na lang to sa may jungle later on. Yes, yes. Alchemist, parang halos para, tino ba, quarter na lang ng XP. Parang one-fourth na lang ng XP, papunta, level 5 to 6. Minsan yung Alchemist, tumatransition na papunta doon sa may jungle. Pero siya, busy mga kaibigan, getting yung first blood. And he will get Barish down. And si Norman, nag-commit rin pala ng teleportation sa may baba. Although, low yung health dito ng dalawang hero sa side ng Boom, still, they manages to get the first blood. Yeah, I think this rotation is more because yung Timber sa top lane, he's free kasi as much as possible, you don't wanna soak up too much experience sa top lane, diba? So feeling nila na okay na si Timber sa taas, kaya naparotate na si Pangolier sa baba. But then again, it sucks kasi yung rotation mo, nagbigay ka lang ng first blood sa kalaban. Nagbigay ka ng first blood na kaya hati ka pa sa XP rune. Ito yung mahirap, daddy, when you have this type of heroes, diba? You don't have a lane. Sipin mo, si Pangolier and Weaver, there's no heroes, they need levels, they need items para magkaroon ng impact sa isang game. Impact, oo. So this is what happens when you have this type of heroes na medyo greedy din, yung mga core mo medyo greedy din. But to the point na 4 minutes in pa lang, saan ka pupunta, di ba? Wala kang lane, ang pwede mo lang gawin, either mag-contest ka lang ng mga rune, but then again, for sure, you're delaying yung level mo, mali-level gap ka. Oof, yun lang yung kalungkutan doon na part, no? Pero si TB, no, meron siyang harassment na natatamo dito kay DB. So, ano diba, ano naman yung power dito na meron ka sustaining support, eh. Diba? Ma-amplify yung isang hyper carry para at least mamaya, later on. Makapag-farm siya ng magandang item. Pero si Japoy, na-dodge siya yung avalanche, pero wala si Mamang Daya, gagamitin lang yung para ma-hit yung, para makakuha lang ng creeps. While sa bottom side, yung Alchemist, naku po, in your dream, low health, naku po, step up dun sa may Nether Toxin, he will go down. And there's a rotation coming from Narman. Habang mga kaibigan, etong si Marcy nag-aabang lang doon sa may backlines. Let's see, there's the rebound back. Meron siyang movement speed plus yung Cold Embrace. Rotation coming kay Scam, and there's the response dito kay Barish. And this one might go down again. So 3-to-none exchange in favor of Boom. At yung kanilang mid laner, si Mamang Daya, is also in danger, pero will manage to survive on the mid lane. Grabe naman yung harassment ni Japoy. Pero yung pangyayari sa may bottom side, ang ganda for the side of Boom.
Yeah, like kita mo yung mga rotation na yun ni Pangulis. He just doesn't have enough levels. You would think na, uy, Delicar Light 3v2 yung team fight na yung sa baba, di ba? But when you have a Viper who has like a couple of levels ahead of you, mas masakit yung damage niya. Plus, si Pangulis is also melee hero. It's hard for him na makapag-deal ng damage kapag nag-swashbuckle in ka, there's no getting out from Viper. Diba? Plus, ang ganda pa yung respond ni Winter Wyvern dun sa baba. Nakita mo naman, diba? With the heal, so naligtas niya si Viper and na-turn around pa niya yung kin. Oh my god. Tingin mo ba na parang laki ng naka-apekto sa drop nila yung pagkaka-flex nila sa may Pangolier? Kasi kanina, dinepensahan nila ng todo sa may drop eh. Tapos, in-adjust nila sa position 4. Yeah. Or siguro given dahil may Wyvern. Paano ba, Ishii? Tingin mo? I think so. Pero they just gotta be patient here. In the end of the day, they have a Timber Saw sa side of AG. Yes. So, kailangan lang makuha ng Timber Saw ng enough level and farm. Tapos may paglaro na lang sila sa hero na yun. Yes, alam nga nila na wala si Scam, mga kaibigan. Ano, mabrotdown nga ba nila si Jackie pero makakapag-turn pa nga. Arctic Burn plus yung agro kami sa may tower and Tiny will just TP out. At si Jackie Boys, yun nga lang, Cold Embrace. Yayakapin lang ni Scam, mga kaibigan. Makapag-sustain na naman ang kanyang health. Wala, kita mo, it would have been probably a great rotation, a great pick-off kung nakuha nila si TB doon, but yeah, that's your tiny gun. Tapos kita mo, with the double damage pa ni Japo, tinan mo yung turret break sa mid lane. Coil. Break the coil, nag-aabang si Teams. Naku, ito na, natin yung rebound, okay na stun. Kaso madadodge ni Japo yung mga ibigan, habang ito si Norman, magro-rotate in the mid lane, so immediately itong si Yopudge at saka si Teams mag-out na kaagad na. Yeah, this magbigay is, ng window. Yes. This is the unfortunate part aside ng AG, no? Kapag nawala agad yung tori nila, it's so hard to find farm sa map kasi mau-overwhelm sila from Viper, di ba? Like, how are you going to create space? It's really up to this Timber Saw. Kailangan nilang maipaglaro with Timber Saw. But then again, minsan kasi, ito yung mahirap, di ba? Yung pinakamayaman mo ng hero, pwede makounter ng Viper. Ang sakit, no? Kasi yung boom rivalry naman, di ba? Kahit na wala sila mga items kagad dito, wala sila kagad mga key items, pwedeng lumaban, no? Siguro, Witchblade lang inaantay rin sa pack. Pero, syempre, alam naman natin yung combo ng Break the Coil. Meron sila doon Dream Coil into Dispose na pwedeng gawin mamaya. Na parang yun yung pinaplano nila sa mid lane, eh. Kaso nga lang, merong reaction kay Narman, hindi lang na-pull up ng boom, eh. Oo, hindi sa medyo low na lang si Japoy. Ay, so, medyo risky kung i-dive in pa nila dun sa may tore. Kung sakaling nga ituloy man nila yung tangkali na yun. Yes, nandiyan yung Avalanche. Oh, low health, low mana! Oh, okay, nice trade. So, medyo naging favorable for the side of AG. Si Mamang Daya bringing down Japoy doon sa may river dun. Yeah, that's fine for both sides. They were able to grab a kill. Pero syempre, mas maganda yung kay Mamang Daya. Medyo nakakahabol na siya. Meron silang detection, kaso nga lang si Barish meron siyang vision cam sa may swarm. Magtatago, magkukooldown naman yung kanyang Sukuchi rito eh. Bursters rebound, wala na silang sentry, nag-wear up na rin yung dust. So mukhang yung tower, pero yata nilang mabasag dahil low health itong Weaver. Ito pa iniisip ko, di ba? Yung line of bito ng AG, they're thinking about like yung mid-game nila, di ba? Yung overall minus armor, di ba? They have like this alchemist that could get strong. Pero paano ka pupunta doon, di ba? Siyempre, kailangan mo na manalo sa laning base. Yo, Tumblr's toy! Okay, napakinabangan. Plus, nakapag-deboard ng sentry, na-caught off guard nga nila itong si Team. So, nice pick up from the side of Army Geniuses, Ishii. Yeah, I mean, probably pag nakuha ni Tiny yung kanyang blink dagger, it's gonna be much easier for them to grab their pick-offs by time. Kasi ang ganda rin nung hininto nila yung aggression ng dito sa bottom lane, dinelay nila yung pag-take down ng Tore. So since nadidelay yung pag-take ng Tore dito sa bottom lane, medyo mamaya pa siguro nila makukuha yung transition nila dito sa mid lane. Yun, just delay para sa side ng AG dito. Kasi natalo na sila sa laning phase, di ba? So, alam nila na magiging aggressive na tong si Japoy. Saka si FBZ very soon. Pero kita ba naman, na gumagawa sila rito ng play. Abang ito si Jackie, farming lang sa mid jungle na usually nakikita na ginagawa ng TV. So, sa may Alchemist. Pero parang may nabubuo yata tayong teamfight doon sa baba, mga kaibigan. There's the dispose. Nahuli nga nila sila si Teams. Pero, naku po, napaligira na nga rito yung mga tropa ng kami beside the Army Genius. There's the combo! Ah, Diyos ko, si Japoy pa unang bumitaw sa side ng Boom Rivalry, pero merong counterpart. Narman going down, there's a rotation coming from DB. Naging 2-4-2 trade pa nga. Yes, I like that play. Pati si Timber Saw nag-react na rin doon sa bottom lane. Ako po si Vanik. Yes, control. Tapos meron pang sentry ward. Siyempre si DB medyo magdadalawang isip sa lumapit dito dahil Viper yung kanyang katapat.
Si Varish nag-vanish. Ang kulit mo ah. Kala niya yata walang detection yung boom doon. Pero yun, like what I said, there's a really great reaction sa side ng Army Geniuses. Bringing the Timbers up, bringing their tankiest and strongest hero dito sa bottom lane. Kasi ano din eh, nag-rotate din si Pak eh. So ibig sabihin, nakita mo kung gaano ka-eager yung boom na matakedown yung tori na to. Oy, naku po, dispose plus yung Viper Strike, pinakawala na nga sa may Codly. So na-break yung passive mga kaibigan ng Timbers. So, and Winter's Curse, here comes the Rolling Thunder counter, initiate counter side of Army Gen. Ang tanong, mapakinabangan nga ba nila? Yung maming Viper. Rolling Thunder, yes, connecting dito kay Skem. At nandun yung poison attack. Si Teams pala, namatay na. Golden Breeze, mga kaibigan. Pero nakatakas pa yung Timbers, so hindi pa enough yung follow-up damage ito ng boom. And Skem is in danger, mga kaibigan. He will be brought down by Barry. Sabang itong Viper, medyo mataas yung buhay pero low in mana. Grabe, dalawang support yun na pick up doon ng Army Genius. Eh. So, grabing counter engage yun. Ang ganda ng reaction na kanila mga supports. Yeah, sa hindi yung mana kasi ni FBZ, last fight pa yun. Wala na. Okay, naubusan kailangan niya ng reset eh. Ayun nga eh. Wala eh. Kaya nakita mo ang ganda sana nung setup nila doon kay Timberso, di ba? Nakommit na rin nila yung curse. But then again, yun yan, Viper just didn't have enough mana. Oh, okay. So alam niyo, Japoy, na meron mga tapay doon sa may baba. Pero nakakatakot na part eh, yung Tiny Rito meron ng dagger, no? Yes. Pwedeng i-debut sa kanila. So, pwede sila makot off guard, makapikuan ng pick-up. Tingko, ganun naman yung gagawin plano rito ng Army Genius. Yeah, I think for AG, they need to smoke up sa kabilang side ng mapa, not sa bottom lane. Kasi for sure, wala dito si Terrorblade. So, maganda kung siya yung ma-pick-up nila or mahanap nila na hero. Kasi syempre, that will favor so much your Alchemist kapag mapatay mo yung carry ng kalaban, di ba? Hmm. Ako may ward. Ito na. Dagger. In. Plus yung earn. DPS na. Pero nakapag-rebound pa. Plus cold embrace. Okay. So somehow nakapag-survive itong si Team. Pero nahahabulin siya rito ng Weaver. Let's see mga ibigan sino bang unang bibitaw. Nandun yung Winter's Curse. So set up. So support for support yung ating train. So na slow. Etong si DB. Kaso napag-timber chain dun sa may high ground. Nahahabul pa siya mga ibigan rito ni Yopage. Walang Dream Coil. Silence is up. Nandun yung right click damage pero makakapag-sustain yung Timber. So nakapag-Timber train out pa. So was yung kanyang chakram abang syempre alam natin yung Viper yung medyo mobile hero. Pero yun nga lang, nag-up na easy yung kanyang Dream Coil dito and mahaba-habang habulan pero napatay pa rin yung Timber. So. Natatawa lang ako. Bakit? Ay, hita ko kasi yung mukha na yan. Ni? Yeah, sa Discord natin. Shoutout nga pala kay host. But anyways, I think medyo hindi ka naririnig. Oo nga, hindi tayo naririnig. Hindi ako sanay na may isang mukhang na nag-aabang doon. But anyways, that was a really great reaction sa side ng boom dito na interrupt nila. Pero wait lang, si Parrish. Inaabol, nandun yung dust. Pero wala, timelapse na lang magiging sagot, no? So talagang pinakukomit na nga lang nila. Aso, wala naman silang sentry. Inaabot ng poison attack, pero still nandun yung kanyang Sokochi to go out. Like, tas naman si Barish, no? Oo, okay lang. Pero ano to, kahit pa paano nakakasabay, si Yaki Boy dito sa farming. Kita mo, si Alchemist is just barely, you know, setting up yung gap dun niya farm kay at TB. So, I think magandang news to para sa side ng boom na hindi ganun kalaki yung net worth lead ng Alchemy. Since na pressure nila, aga nilang napalayas dun sa bottom lane, di ba? In terms of timing, I think mas maganda pa rin nakikita ko yung sa side ng dito. Kasi ang yaman din ni Japoy eh, yung sa pack niya. And you don't see si pack na having this much farm. Lalo na kung ganito ka-chaotic yung fight. And still nga, napipick off din siya. Pero let's see, nandun yung Dream Coil. Holding DB in place, pero meron counter interaction gamit sa may Rolling Thunder. Kaso, ibabalik siya ron sa loob ng Nether Toxin with a dispose. Thanks to teams, mga kaibigan, getting the kill. Pero ang daming resources na kinumit dito ng boom ha, to brought down itong si DB. So, apat na hero yung nag-rotate side dito ng boom. Abang si Dharma nakatakas pa sa Pangolier. Yeah, yun na rin na-mention ko, diba? Yung difference between Alchemist and itong si TB. TB can actually bring out or help out dun sa damage ng team mo, lalo na pag naset up ng call. While si Alchemist, he wants to stay as far away as an engagement. Ang pang pinakamapwede nyo lang niya ma-contribute sa teamfight is yung acid. Yung acid niya, diba? Or maybe a couple of stun. Pero tingin ko, like sa ultra late game, Alchemist is actually one of those heroes na kayang sumabay.
kaya Terrorblade just because he's a core na may blink stun, 'di ba? He nagbibigay ng blink, so pwede mong biglain, and if you're actually very rich, let's say one item and a half ahead dun sa core ng kalaban, you can even solo yung core ng boom. Syempre, that is saying na hindi naka-position yung pack, wala yung Winter's Curse or yung heal from a Winter Viper. Magbabago 1v1 matchup, no, Ishii, yung yes, pinag-uusapan natin kanina. Anyways, pero to, isang item pa lang naman dito yung Alchemist. So, tama yung sinasabi yung na good news for the side of Boom. Nakakasabay naman itong si Jackie, pero meron yung Winter's Curse set up. Let's see kung paano pakikinabangan. Up dito yung Dream Coil. And there's the rebound. One down, Narman. And the second one, naibigan is yung kanilang Tiny habang si Baris makapagsukuchi out. Mukhang didiretso nga ba sila sa pit. So, ang ganda pa nga na pick-up rito ni Dapoy. Nakakuha pa ng Arcane Rune after nakakuha sila ng 2 pick-ups. So, I didn't see exactly how the fight went down, but I think sobrang ganda lang positioning ng Wyvern doon. That's why able to counter yung gusto nang gawin ng AD na bago pa sila makapag-setup ng gusto nilang gawin. Naunaan na agad sila ni Skem. Grabe, bilang naging maganda yung pit talaga ng Wyvern dito. No? So, nakita ko talaga yung adjustment, no? Na itong nilagay nila kay Narman yung Pango. Yeah. Pero tingnan natin, if kakayanin ni Alchemist yung team fight na to. It's just, I think, the matter of initiation, right? Mm-hmm. Kasi yung Alchemist, like, he can turn around yung momentum ng game as long as makuha niya yung blink. Pwede niya kasi maano eh, ma-minus one yung Marcy, even si Viper, di ba? That is saying na sobrang laki ng net worth lead ng Alchemist. Pero kapag ganyan mga 1k or 2k lang yung net worth lead ng Alchemist, I don't think he can carry his team. Kasi kung titignan mo, nabibehind na si Tiny. Kumbaga si Tiny ngayon, parang support na lang siya. Taga-initiate na lang siya ng Avalanche Toss, ganun. Kasi kapag, lalo na, pag wala pang BKB yung Tiny mo, he's probably gonna go in. Pagpasok na ng Avalanche Toss mo, wala na, mapapako na siya sa Viper. Yun nga, totoo ron. No? So, para maghahanap na lang siya ng way out dito. Pero, ginaganda lang issue dito. Pangolier has yung dagger. So, was itong si Tiny. So, pwede silang yung threat ng minus one nandoon, di ba? Especially kung mahuli nila yung pack, di ba? Maabot mo ng swarm, maburin mo ng acid. Pero, wait a minute. Nako, mukhang patay yata si DB. Makapag timber chain doon sa may high ground. Let's see, meron pa nga ba silang palo. Pero, yun sa mamamang daya, mga kaibigan ng The Combo. Bringing down itong si Yopage. Diyos ko, Dynarman. With a Rolling Thunder, connecting rito kay Tim. So another one might go down, but ang threat ng Winter's Curse. Itong side ng Army Geniuses advancing into the second tier tower. And mamagdaya with the Avalanche, hitting mga kaibigan itong Winter Wyvern, pero wala na siyang toss to follow it up. Yeah, I think na-bait sila ng Soba doon. Sa Timber Soba. Probably thought that they could kill si Timber Soba. Hindi ganun kadali. Yes, exactly. Kasi yung ang pinaka-disable lang nila is either yung Curse or yung Coil, di ba? Which is, by the looks, the last team fight was not enough. Didepensa ba sila? So, tignan natin. Kasi nandun yung Viper. Si FBC, 180 mana. Meron siya rito yung BKB. Bukang kaya pa rin talaga nila ibigay itong tower. So, kung mabibrot down to ng Army Geniuses, pero may maganda nyo sa kanila, no? Oh. Especially yung mga hero nila dito, pwedeng pumili ng lugar kung saan nila gusto ng team fight. Kasi meron ka ng mga dagger sa ali. Yes, yes, yes. Sa laking bagay nun na, no, eh, ang tinatanong ko nga kung bakit nag-go yung Boom sa Timber Soul without si Viper. Parang si Viper lang talaga yung pwedeng makapag-control o makapag-deal ng damage siya ngayon. Dito kay DB sa Timber Soul na to. So, without FBZ, medyo ang hirap nung naging objective nila o yung tinry nila na patayin si Timber Soul. Kasi kita mo, nag-backfire sa kanila yung ginawa nila na yun. Diba? Napatay si Japoy and kasi kala may mga matay na here sa side ng Boom and actually buying space pa sa Alchemist ng Army Geniuses dito. Ang hirap din, no? Dalawa lang kasi yung control na meron sila, no? Dream Coil, tapos yung Dispose. So, yeah, siguro may maging partner rin dito yung rebound because of sa movement speed na pwedeng i-provide para mahabol yung Timber. So, pero isang part nga talaga issue, no? Kailangan talaga nila yung Viper. Pero mga kaibigan, itong side ng Boom Rivalry is taking down itong Roshan. Halos 3-4 na lang kagad yung HP. So, wala yatang idea itong side ng AG. Tama. Diyos ko, Lord. Did they forget? Pero ang hirap kasi tumimpay rin sa loob ng ng pit. Available yung Winter's Curse, no? Meron ding Nether Toxin. Medyo nag-aalangan nga sila. Pero they do have yung Rolling Thunder plus yung initiate nga rito mga bigan ng Tiny. Pero si Timber Soul, si DB, mukhang magpe-play safe na lang. So, ang trade na lang dito might be yung tower. Kapalit na lang siguro ng Roshan. Aegis of the Immortals. So, for sure,
yung boom dito, they might try to force some fights, pero pagkatapos kasi ng metamorphosis na to, baka mag-lay low na rin yung boom dito. Ang maganda pa nga, pwede pa nga maging magandang bagay ito para sa side ng AG eh. Kasi for sure, sa ito lang metamorphosis, medyo mag-lay low si Jackie Boy dito sa kanyang Terror Blade, and maybe they can catch yung heroes dito ng boom sleeping. Maybe. So, ishita na, no? Wala na silang haabutan, no? Yeah. Pero once yung Scotty is up dito sa may Terror Blade, medyo mayiging sakit ayun na sa ulo ng isang team verse yan. Oo. Pero pwede man, ito nga, nag-aggressive yung AG kasi alam nila na walang metamorphosis since they use it to take down yung Roshan. So, ang tanong dito ng AG, how will they capitalize yung downtown ng TB? Can they at least take down a tier 1 tower mid? Kasi alam mong, kahit na may AGs itong si Jackie Boy, he might avoid yung fight, syempre. Or can they smoke up, grab a play, get a pick off? Pero ang ganda ginagawa ng boom dito, they're playing around their course, di ba? Ang ganda ng pagkakaprotekta nila dito kay, ano, kay Jackie Boy. Kita mo, nasa may radiant jungle sila. Oo, grabe yung layering dito ng protection, no? Talagang di ka tatagos. Pero makibigan, Dream Coil, ipibreak lang ng Tiny, no? Si Mamang Daya makaka-out. So, meron na naman silang information na down yung meta, so down din yung Dream Coil. So it's time to team fight. Pero ito na nga easy, ha? Form and SOD na nga agad yung gagawin dito ng AG. And si DB lang yung mapapakita doon sa may bottom side. Pero magko-collapse yata tayo rin sa may jungle. Si mga kaibigan. Ang kinaganda lang dito for side of AG. Meron si Raylan na established na vision. And stun will connect dito sa may Winter Wyvern. Okay, down dito si Kem. Habang FBC pops yung kanyang BKB, they are targeting itong si Teams. Kasi meron siyang rebound giving movement speed dito kay Jackie. Kasi yung Team Verso, Ibigan still pushing forward, chasing these two heroes coming from the side of Boom Rivalry. FBC down na yung kanyang BKB, so stuns will connect, and FBC going down, and oh no, Marcy might be next kasi wala naman pang stun, walang mana, yun nga lang ang pull down din yung soul ring. Pull down din yung soul ring. Just alert, like diba ang ganda nung ano, they just found, they found the best target. Yes. Dito, yung AG, they got Winter Wyvern, diba? This is the importance when your core has a disable, diba? Plus the minus armor from Weaver. Saka yun eh, ito yung maganda na nakakalimutan natin na feature ni Weaver. He actually provides vision for your team, diba? Tama! Kung wala kang nakaready na Sukuchi or yung Swarm mo, those two spells can provide vision for your team, find the right target. Nakapag-sander, yun lang. Yes, easy, tuloy mo lang. Kailangan, alam ko mamamatay na rin si Jackie Boy dun eh. But yeah, that was a good attempt. Siguro ko lang dun si Alchemist, they could probably at least secure yung Aegis of Immortal. Pero yun nga, I like this, the decision making from AG kasi alam nila na even though na may AG si Jackie Boy, he doesn't have a metamorphosis last fight, diba? Ang awkward na rin ng situation ng boom kanina, napapop ng BKB si Viper, and then you saw everybody else aside ng boom running away. As far as they can dun sa last engagement. Yun nga, no? So dagdag ko lang sa napakagad ng vision ng AGA. Yung clipboard nila, easy, no? So yung information ng AG, kita mo pag jump in kagad ng Alchemist, okay, targeting kagad din ito, nagpo-provide ng big spell, yung counter initiation ng Boom Rivalry. Pinatay kagad nila si Skim. So walang Winter's Curse. Walang threat. Wala rin stable ito ng Cold Embrace. Exactly, exactly. So ngayon, yung Boom dito, are you gonna wonder if they want to start investing sa gem? Diba? Kasi nakakainis na to eh. Yung Weaver na to eh. Do you wanna... Kasi ang hirap eh. Kapag mag-i-start ka ng fight, hindi mo alam kung may Sukuchi ba or may Weaver ba na mamaya nag-i-scout na sa'yo, diba? Yung mga ganong klaseng bagay. Saka, alam naman natin ng Dota, like, ano siya nag-transition kung gano'ng ka-importante yung vision game, diba? Kaya nakikita natin na pipili sila. Sila Beastmaster, yung mga Night Stalker, yung vision game, diba? At some point, nagkakaroon ng meta na vision is the name of the game. So, yeah, medyo nawala nga lang yun sa side ni Weaver dahil sobrang na-nerf yung Sukuchi niya. Pero, looks like AG is using that spell really good dito sa last fight. Eh, sa ko pa nakikita rito, syempre, naglalak nga sila rito ng hold, no? Once na wala nga yung Dream Coil, ang dali nila i-kite out sa FBC. Siyempre, given highly mobile yung kanilang mga hero. Isa na nga lang ang trick nila dito, yung Winter's Curse lang, na ma-set up sila. Pero this pose, mga kaibigan, meron nga lang Lotus, yes, Lotus Orb plus yung Yules. Habang sa backline, initiation, oh no, Mars going down. Kaso yung Tiny rito, might, ayun nga lang, i-commit yung kanyang sariling buhay dun sa may backline. So, 1-4-1 trade so far, no? So, wala na kang ibang follow-up yung side ng AJ dun sa may Codly. So, risky play for the Tiny. So, kailangan talaga niya itong BKB na up na. I mean, tapos also, I think, miscommunication sa side ng AG kasi nag-go-end si Tiny but you saw there was no follow-up, diba? Like, sobrang low na ng backlines ng boom pero hindi nila na-finish off yung kill kasi nga,
mag-isa lang yung Tiny. Walang naging follow-up damage, kumbaga. Totoo. So, yeah, so I think it was a great attempt, but just was not enough. Parang hindi sila on the same page. Kita mo naman, di ba? Pag initiate ng Tiny, dapat Rolling Thunder ang kusunod, eh, pero swashbuckle si Narman, di ba? Parang nagulat siya, di ba? Siyempre, siguro baka sumabog si Mamandaya, biglang nauna doon, eh. Pero maganda naman yung idea niya, eh. Pero yes, what if kung nagkasundo sila? Kasi nakita ko yung Wyvern, low, eh. Low yung yes. Health, eh. After nung combo ng Tiny, what if kung nag-connect, eh, di ba? Combo ng Tiny, yun. Rolling Thunder, ubus yun. Mm-hmm. Panigurado, mag-out na yung, baka mag-BKB, TP out na lang yung, Viper or everybody else aside ng Boom dito. Pero grabe ah. Ito, kahit nakikita mo na 5K network, this is a very even match. This is mostly like yung Alchemist network. Pero kasi ang wino-worry ko lang dito if baka mag-fall off yung ano nila, yung team person nila. Kasi they do have a Viper, right? Sa end nila, pero si Alchemist dad ay nakakatakot. Kasi kapag ito pumasok, nakita mo yung last team fight nagtugma yung Alchemist saka Tiny. Ay. Napakasakit ko yung AD. Mabubura ka talaga eh. Yung minus 1 ay yung control talaga nila no, yung minus armor plus yung control, pero ito nga si teams. Pilit nga nilang hinahabol si Bar. Still, itong Weaver high value into this game, giving information for the side of AG. Nasa saan yung mga group natin sa side ng Boom Rivalry. Pero ang ginaganda lang, no? Ito, maaari tayo magkaroon ng another team fight dahil up na nga itong mga ultimates, pero to side ng AG ika-capitalize, no? SOD kagad. Yeah, and then the information from Weaver, yes. Right? Diba? So, ito naman. Annoying. Okay, time-lapse. We know kung nasaan kayo. There's the Rolling Thunder plus Chakram. So, they want to brought down itong si Marcy first. And they're targeting yung si TB. Naku po, isolated nga sila habang makapag-timber chain out naman. Papalayo doon sa may Nether Toxin. Doon naman tayo sa may bottom side. Ang gandang Dream Coil. Kaso, connecting dito lang kay Pangolier. Let's see kung mabobrought down nga nila. So, 2-for-1 exchange. So, 2-for-2 pala. Nag-buyback pala itong Winter Wyvern. He's being focused down by Winter, netong Alchemist. So, maliligo sila sa Nether Toxin. Let's see, maibigan. So, Alke, habi yung kanyang BKB stunning itong yeah, Winter Wyvern. Die back! Pa. Yes, he's Kim. So, nandun yung Skadi Ishii. Doing the right click damage ito, maibigan, sa Alchemist na wala na siya rito Chemical Rage. And it's sad. They will go down. Killing spree for Yopaj. It's my idol. It's my idol talaga si Japoy that whole fight that day. I mean, hindi siya nasa cam natin that whole fight. Pero inaabangan ko yung counter go nung Tiny, eh, di ba? Inisip ko na, uy, delikado na tong Terror Blade kasi they could re-initiate with an Avalanche Tosh. But then again, ginugulo pala siya nung pack dun sa backline so hindi makapasok ulit si si Mamang Daya dun sa Tiny niya. That's why they were able to kite out si Alchemist. Uy, pumasok. Naku po, Diyos ko. Pero na-dispose nga lang. Hipaps yung kanyang BKB. Naligado ang buhay rito ni Marcy. Let's see, maibigan. Pero siya has yung kanyang rebound. So, mag-disengage siya lang yung side dito ng Boom. Although si Ducky na kumitay kay BKB. Kaso nga lang nag-war off. There's the information given by Miss Timber. So, Rolling Thunder will connect. Kaso nakapag-sunder, nakapag-reset. Ang tanong, makontrol ba ng AG itong TB? Hi! Eh, yun lang. Jackie will fall at 70 seconds. Kaso si Teams, makapwesto na maganda. Ha, nandun naman si FBC. Kaso wala na siya ritong mana. Habang si Barish doing the right click damage plus yung Spirit Vessel lang doon. Kaso medyo malaki ang work dito ni Jackie bago siya mamatay. O dalawa yung naging kapalit. No? Yes, like that Sander. Ang laking factor noon on malaking the factor. Last team fight. Kasi imagine mo, if they only had Alchemist, that last engagement, kung meron silang, let's say, 1 or 2 seconds more stun available, baka napatayin nila yung TB and then naka-wipe pa sila ng ilang heroes pa ng Boom Rivalry, di ba? I mean, of course, that's unfortunate. Siyempre, alam ng Boom na kulang nga yung heroes dito ng AG and then with TB having this much item and Sander available, kampante sila na i-take yung fight na yun. Ayun nga, isa pa, they have a Viper that could also deal tons of damage para sa side nila. Wala, kailangan talaga nila yung ano, chain CC rito, chain control. Kung hindi nila gusto mapakamit ng Sander yun, kasi pag nakapag-reset, sakit sa ulo nun. Yeah. Di saka ano din eh, tawag dito. So, for AG, kailangan nilang syempre unahin yung Winter Wyvern. I think that's like number one. Zero na kailangan nilang hanapin. Pangalawa, I think somehow they need to control si Puck. Kasi, I think si Puck pa din. Kasi nakakainis yung hero ni Japoy eh. Since yun nga, they're focusing heavily sa backline. Unless na sobrang ganda ng connection ng AG sa chain stun nila, doon lang nila pwede mapanit si Japoy dun sa hero na yun. Yun, I think those are, I think the sequence ng heroes na kailangan na pagtunan ng pansin ng AG if they want to win yung isang team fight.
ano ba tingin mo dapat nilang gawin, no? So hindi na lang sila siguro to being pipe pag wala silang vision dito kay Japoy, no? Kasi ang hirap eh, no? Kasi pag nabigay na mga spells na nagbibigay ng stuns, control for the side of AG, eh, libreng-libre itong si Japoy, no? Especially aabangan talaga niya itong Tiny at saka yung Pango. Yeah, saka yun hindi, ang galing ng ano nung parang focus ni Japoy doon sa backline. Kasi yun ang talaga gagawin ng ano eh, ng Team Verso, saka ng Pangolier, even si Weaver. They're just gonna create chaos in the middle of a fight, bubugawin nila yung mga supports, di ba? I'm gonna be dealing damage on top of you guys. So, while yung follow-up, I think that's the biggest part aside ng AG. If for some reason they can just follow up on a hero, makapasok si Alchemist, mag-connect yung Avalanche Toss into Rolling Thunder, I think they have a great chance. Even bursting down si Jackie Boy dito. Let's say si Timberso, guluhin niya yung likod, tapos i-boost din ang lahat kay Jackie Boy sa Timberso. I think they should have enough damage. Oh, overwhelming. For Yopage, ha? Tingnan natin, makikita nila to si Narman. And there's the dispose, plus yung control cam dito mo kay... Opa, immediately nag-buyback. Naku po kasi Ishii, mahirap matalo rito eh. Sa teamfight na to kasi Roshan is up eh. So, ganun pag-aas mo. Kaso nga lang ako, to for Giant, nandito yung Marcy. Kaso yung Avalanche to sa may backline. Let's see kung makakapitalize nga ba nito ni Mamang Daya. Hipops yung kanyang BKB pero wala pa namamatay. So rather si teams para dito nag-buyback into this game. Pero si Yopage again, that's an off-cam kill. Grabe yung trabaho ng pack dito. Against sa may lineup rito ng AG, Lotus Orb. Naman gagamitin si rito ng Team Verso. I mean, si Teams is Kim. Doon sa kanyang Winter Wyvern, kita mo naman, di ba, kung gaano init na init yung army geniuses sa kanya. Oy, pero may Avalanche Toss. Yes, may stun rito ng kami from doon sa may Alka. Kaso wala na itong BKB! Ginamit niya a while ago doon sa nakasalupong niya na TV. And 70 seconds down itong Tiny, walang buyback halos lahat doon sa ating game. Nako po, Timber chain out. Mare-reposition yung sarili. Yung naganda lang sa kanya, yeah. Dito. Pero ang premyo is yung Aegis of the Immortal plus Shard. Ayun na nga. Yeah, sayang lagi yung pasok ng Tiny, di ba? He kept finding the right heroes dun sa backlines ng Boom. It's just yung follow-up kulang, di ba? Like, ang ganda pa naman ng corner na yun. Imagine mo kung nakapasok si Pangolier dun, Daddy. Choke point yun! Oo, oh, di ba? Pero wala, namatay kasi siya, so kailangan niyang i-reposition yung sarili niya sa teamfight na yun, di ba? Pero DB, looking for a fight? Yes, nandun yung Yules. Although meron pa namang Winter's Curse scheme na pwede na dito para kung pa. Pero yung target nila yung backline sino, mga kaibigan? May double damage? Yes, meron nga itong Alchemist and Winter Wyvern going down. Si Jackie yung kanila next target. Here comes FBC. Jackie pops yung kanyang BKB pero hinahabol siya rito ng tatlong heroes. And they will change their target dito sa Viper na lang, mga kaibigan. FBC low in health. Abang ito na nga si Japoy with the Dream Coil, hindi man naabutin itong si Narman. Japoy, kailangan niya i-reposition yung kanya sa Riddle, medyo delikado. Against sa mga heroes sa side ng AG, stun won't connect dahil meron siyang phase shift dito. Rolling Thunder also won't connect, medyo palos yung isang pack. Ang hirap mahuli, pero ang ganda ng idea doon ng AG, ah. I'm not sure if they had vision sa area na yon, but they completely read yung positioning ng Boom doon, ano? Nagpa-farm si Jackie Boy, and I think hindi rin na-anticipate ng Boom Esports na mag-go yung AG doon, but yeah. Just great anticipation from the Radiant side. Nakuha nila si Jackie Boy na wala metamorphosis. He was also forced to commit yung BKB niya. And syempre, TP out. Parang damage control na. Pero ang laking bagay na nawala sa TB, yung kanyang Aegis of Immortal. Kasi ngayon, mahirapan sila. Hindi pa nila kaya mag-high ground dahil walang Aegis si Jackie Boy. So, if they wanna get a high ground, kailangan mo nila makapatay ng heroes para mas madali sa kanila makapag-take ng track. Kailangan talaga sa side ng AG yung gusto nila manalo, mag-connecta dapat yung Tiny talaga sa Kapango. Oo. Kasi kaya naman eh, like, ang ganda. Kaya, like, he kept getting like what, 2 or 3 heroes sa Avalanche niya. It's just yung follow-up. Either si Ike niya, si Alchemist eh. Diba? Dikit-dikit din yung heroes ng Boom dito. Pero 25 I think... 25 na ba si Japoy? Si ano? Meron na bang A and this? A and this lang na may sagot siya. 25 na ba si Japoy? Ang hirap eh. Ang problema naman, syempre, pag ginaw nila yung TV, nakapag-sander itong si Jackie, eh, si Jackie nandun, no? Ready na kagad. Oo, isa pa nga yun. Uh-huh. Makita ko, level 20, on level 25 na eh. Back to, ano tayo? Square one. 23. even yung game natin na di. Kasi ito rin yung downside kapag may Terror Blade ka, di ba? If you don't have, let's say, yung Refresher available yet sa side mo,
kailangan mo talaga makipaglabang na meron ka metamorphosis. Kahit gaano ka kayaman, if that spell is not available or on cooldown, mahihirapan ka sa mga susunod na minuto. Tignan natin ha, pinagtatangkaan nga nila ha. Sunado niya Lotus Orb, naku po, Diyos ko dahi. Ang tanong kaya ba today nila mapatay itong tanky na isang Timber so, inuhold pa nga ni Japoy yung kanyang Dream Coil pero hindi na daw kailangan. Okay. Yeah, nag-follow up na nga yung Timber so rito kakakala na lang. I feel like you can still deal damage sa yes, lineup nila. It's just yung unang go nila, Daddy AA. I think that's like the very important part. Pero panigurado, like itong si Pact saka si Viper. Eh, di ba dalawang dragon din yan, di ba? Parang fairy dragon yata si Pact. Si Viper is a toxin. Toxin Viper. I mean, the dragon, ayan. Pero yun nga, panigurado yung dalawang core na yun will be dealing tons of damage for his side. Tapos may TB ka ba? So, kung ka parang tatlong core na eh. Kasi Marcy pa. Diba pwede rin siya makapag-buff and makapag-deal din ng damage aside ng boom dito. Whereas, yun nga talagang sinabi mo, yung AG dito, kailangan nila ng magandang team fight. Pero, ito na nga, paano kaya nila gagawin? Mga IVN, ha? Yung base nila, so yung tower, tier 3 tower falling down. So, mabilis lang yan. Meron akong kalaban dito na Terror Blade kasi yung Viper. Natingin ko, meron namang shard itong si FBC. Meron na sinastun. Nandiyan Nether Toxin, clear kagad itong Creep Wave, at nag-backdoor protection. Pero mababasag pa rin. Okay. Medyo matagal pa rin gutter, so at least first racks. I mean, ayun nga, there's no need to rush. They're very much ahead dito sa game na to. Oo, pipilayan sila lagi, nakukuhanan sila ng Aegis of Immortal, but yun nga. Yung AG, hindi pa sila nakikita yung 100% na connection nila eh, sa lineup nila. Pero nga, again, no metamorphosis dali eh, nakasmoke up yung AG dito, looking for a fight. Okay, nag-deward. So at least meron silang information ko na stun. So si Alchemist na stun yung kanyang sarili. Pero itong side ng AG talaga, easy gagawa sila ng play. At side of their base, kaso wala, alam na rin ang anong mangyayari. Pero ang ganda ng vision nila. Okay, given, bibigay na itong Timber so. Lotus Orb sa sarili. Wala, hindi lalaban ito. Alas makakuha ng magandang Cursy Teams. Pero ang ganda ng Radiant Ward. Kitang-kita nila. Oy, yes, na-stun si Japoy rito mga ibigan. Napag-space siya agad immediately. Rolling Thunder dun sa may backlines pero walang kukonektahan. Habang si Team Solong yun lang, si Team sa angat lang may high ground. Hindi naman siya rito aabutan ng Narman. Stun will connect dito kay Jackie Boys kaso nga lang underneath the tier 2. So Rolling Thunder TP out kasi meron ng Dream Coil. Wala namang aabutan. Yung Alchemist yata, delikado. Let's see, si Japoy grabe, sobrang tapang. Oh. Patay yata si Barish. Ata? Ayun, nakuha nila. Ayun, daddy, like again, they're getting like the first stun sa pack. Pwede na ganyan yung follow-up laging-laging. Follow-up? Hindi, pero may anong di, meron na rin palang ano, Invis, daddy, hindi rin pala mamamatay. Nakita ko nakakis sa kanya eh, parang yung recipe kanina, pero ngayon pala buo. Yeah. Hirap niyan. Naka-ano nga, ngayon din, hindi din talaga mamamatay si pack doon. I mean, it was a really great attempt sa side ng AG kasi maganda yung vision nila, pero kita mo naman, di ba, on point, Nakaano na agad si Skem eh, oh, gusto nyo naman dito, warded to. Na-deward agad, pagkakas ma-deward, wala na, uwian na agad yung AG eh. Ay, hirap eh, siyempre, yung paglalabanan nga naman na Telin, yung full control, nasa side ng Boom Rivalry. Tapos siyempre, you are fighting against si Pac, pero kapang kalaban nito ni Marcy, pero mga kaibigan, mamandaya will jump in into his death. Ayun lang ang kalungkutan, ano na-dispose siya. Ay, Diyos ko, dahi, kung meron yung kanyang BKB, no, nag-suicide yata. Hindi nga eh. Iisip ba niya na pwede niya ito, si TB? I'm not magical sure play? Si... magical play, no? Ano kaya yung objective doon ni Mamang Daya, question mark? Oh, yes, nandun yung initiation kaso Cold Embrace mga kaibigan for this Viper. Pero ang tanong mga bro, doon ba nila? Three-man Dream Coil! Right-click Skyrim Embrace dito may Terror Blade at Diyos ko dahil stand for this Viper. Pero there's the Winter's Curse. Timber so will also advance in doon sa may Curse and there's the Dispose controlling this Alchemist. And Boom Rivalry, nako po, they will take it all. Two-man buyback coming from the side of AG. At yung kanilang throne might be next, pero gusto muna ng Megas ng Boom. Three man to defend against five. Nako po, Diyos ko lai. Ayun, this has been pro. And there's the Yule Scepter. Magbibito pa nga ng team, ng Chakra, mga kaibigan na itong Timber. Pero wala na siya rin magagawa rito eh. Na, Megas na. Oo, wala.
Wala eh, dami na rin item ng ano eh, ng boom, nakapag-item na rin. Tama. Item by storing sila ng Aeon Disc. Oh, no. Dispose into the nether toxin, 100 seconds na walang timber. Mukhang ito na yun, Aishi. Yeah, wala eh. And that was a really questionable place. Aside ng Tani, Parang kanina pa silang... Karang kanina pa silang wala sa... Hindi sila same tune? Oo, yun nga. Ito na yung na-mention ko, diba? With this type of lineup, eto, ayun, ay, hindi wala. Layo pa rin ito. Kala ko matapos sa fountain eh. But yun nga, na-mention ko naman, diba? Drafting phase pa lang na this type of lineup, they need some precision. They need some chain stun on point side ng AG if they wanna be able to execute yung burst damage nila doon sa TB, doon sa Pac, sa Viper, diba? Kasi kung hindi, there's gonna be a curse. And then umahasayang lang yung damage mo, masusustain lang nung arctic burn. And then ano na, Golden Brace pala. Golden Brace, Golden Brace. From Winter Wyvern, di ba? So yun, sayang. I feel like there were chance, I mean, instances or may mga time dun sa mapa natin na AG could have won those team fights heavily kung naging mas maganda lang sana yung communication nila. Oh, grabe yun ah. Yung pinaka-misplay yun ng huli, no? Sayang din. No? Dalawang play na tayo nito matak sa isip. Pero this one is, no? Mas magaling lang talaga yung gameplay ng Boom dito sa ating first game sa day number. Yes. May galit sa issue direct na yung kaisama. Oh my! Parang ayaw niya yata ako kasama. Grabe naman! Naramdaman ko na eh. Pero sayang, isa ako sa mga nakikaba sa mga dehadista dyan eh. Naglagay lang naman ako, maliit lang. Side ng AG, kasi naniniwala ako kay Ishii. Naririnig ko siya kanina eh. Sabi niya kanina, yung alchemist nga kasi hindi pa raw sumasama. Pagka sumama ng araw, diba? Ang daming farm. Iba ang posibleng mangyari. Sinaniwala ako. Okay, napitan ko yun. Uy, pero ha, nakita naman talaga natin na pinaglaban ng AG. Yes. Yung mga bets ng tumaya din talaga sa kanila. Pero tingin nyo ba na kung ibang hero yung naging carry dito ni IYB, still same situation na magiging close yung ating game? Kasi alchemist yun eh. Okay, ikaw muna, Laday. Titingin ko pit yung alchemist nung kasi doon naka-base yung lineup nila eh. Parang minus armor composition tapos diba yung chain stuns na pwede nilang i-provide, diba? Siyempre, abutin ka ng 5 seconds stun, diba? Kung mag-connect, diba? Ang problema lang, tulad ng sinasabi namin sa cast, parang hindi sila, they're not on the same page. Same page. Yeah. Aray ba, isa nasa chapter 22 na yung isa 21 pa lang. Oo. Execution din talaga. Yung nga, na-mention natin, diba? Yung mga ganong klaseng draft, high execution yun. Plus din kasi ano eh si parang in-interrupt ni Japoy yung mga gustong gawin ng AG, like especially yung sa backlines ng AG, hindi maka re-initiate yung tiny mo, 'di ba? Ang ganda na rin ng mga pasok sana ni Weaver eh, I would say. Ano pa ba? I think they did almost everything okay, pero kailangan mo talaga no way, great execution. Hindi pwede yung okay execution na. Kailangan great execution, especially when you're going against Boom. Totoo. Yun din yung nakita kong kulang sa kanila eh, during the game. Kasi anong nangyayari? Kasi hindi nila mapapatay yung hero na gusto nilang patayin. Next doon, ang mangyayari, matatakot na sila. Kasi alam nila na magtitipi na yung Wyvern, mababaliktad na yung pagkukumpol nila doon sa may isang hero na hindi nila na-focus. So hindi ko alam kung ano nangyayari dito sa AG, pero I think that's one of the reasons kung bakit bad din yung naging start nila yesterday against Talon. Parang sila yata yung may jet lag dito sa series natin. Kasi hindi nila talaga ma-pull off yung kanilang stuns. Stuns lang yung kinakailangan eh. Sila pa ngayon sobrang daming stuns samantalang yung Boom yung lacking eh. Diba, nababanggit nyo din na Dream Coil lang yung pang-starter nila. Samantalang dito sa side ng AG, may mga dagger sila, and then into the stun. Pero wala. Ewan ko dito, AG, ano na ba nangyari sa inyo? Inabuta ko yung times 8. Gagalit na ako. Times 8 yun kanina, guys. Nagkatayaan ko na, no? Kaya na, hindi mo rin talaga masisi yung mga nag-reach na viewer natin eh. Ay, pero nabasa rin ako comment kanina, plus 12 daw yung tinayaan niya sa AG. Pero,
kumbaga pleasing naman din kasi yung naging performance ng Army Geniuses this series, eh nakita natin silang pumalag. Yun nga lang for me, yung Alchemist kasi sa side ng AG, ang naging lead lang maximum was 5k ba or 6k. Basta nasa dun lang naglalaro, so hindi mo gugustuhin na parang yun lang yung lead ng Alchemist nyo. Di ano yun eh, I think okay lang yung 5k, pero ang bilis na nawala yung 5k na bumagsak agad eh. Siguro kung yung 5k na it lasts for at least a good 5 to 10 minutes na sobrang yaman ng Alchemist mo compared, like kumbaga ano yun eh, almost parang 1.5 item ahead siya sa TV eh, kapag ganun kalataas yung network niya versus sa carry ng kalaban. Pero yun nga, saglit lang natalo agad ng teamfight yung AG, kaya parang di mo rin naramdaman yung 5k network lead na yun. Hindi, alam mo kasi, Mamang Dayan, ganito kasi, wow. Mahirap ka kasi, mahirap din kasi magkamali sa Alebo. Pagka nagpakita ng mistake, ikakapitalize talaga nila ng todo, di ba? Yes. Pero sa akin na, mas ano pa nga to eh, mas parang shaky pa nga to para sa akin sa Boom. Kasi kung makikita mo, there was a lot of times sa team fight natin na parang uy, kayang-kayang eternal ng AG to ah, parang nadedelikado pa yung Boom dito, which is hindi tayo sanay kasi this is Boom Rivalry, the TI qualifier, may TI na pasok sa ano natin. Tapos yung performance nila na dumidikit sila sa AG. Diba? Mm-hmm. So parang medyo ano lang, medyo na ano lang ako sa performance ng Boom. Ayun nga, like what I said, you know, maybe this kid naman, ano, maybe they're tired. Mukha nga din talaga. Pero eto kami mga susunod na laban pa, yung both teams natin. Direct pa di ba natin pakita yung ating standings if ever merong updated dyan. Kasi yung Army Geniuses, kung hindi ako nagkakamali, Tiishi and Daddy A, magpapaalam na sila. Kasi kahit mapanalo nila yung kanilang last series, which is against Polaris, hindi na sila nun bibit-bitin pa sa top 2 natin. So, bitin na talaga yung magiging possible points ng Army Geniuses. And dalawa rin kasi yung malalaglag. So, kahit may makatay sila dito ng standing, oh, hindi naman kayo magta-tiebreaker kung sino yung 4th at 5th, di ba? Parehas na kayo talagang laglag dyan. Pero paano pag natalo ng AG talon ng Polaris? Ay, okay. Oh, di ba? Tapos ang yung talon, matalo ng talon yung Boom. So, ang mangyayari, isa lang yung panalo ng Boom, tag-iisang panalo lang sila. Ay! Paalala ko lang po sa inyo, nabanggit ko kanina guys, meron po tayong possible tiebreaker. So, kakapit pa pala ang Army Geniuses. Thank you, Ishi, for correcting me. So, good luck sa Army Geniuses! Mabigat ang kanilang susunod na kalaban po. Polaris, tinalo yung Boom. Na nakita naman natin kung ano yung resulta ng laban ng AG sa Boom. So, kung i-rank mo na lang yun, di ba? Alam na natin kung which is which, who's better. Pero, comeback rin kasi yung naging laban ng Polaris against Boom. So, tingnan natin kung kaya ba ng Army Geniuses na labanan yun. Pero, susunod na series natin ay Talon, no? Talon versus Boom. Talon versus Boom. So, ngayon na pala. Agad-agad na pala ang magiging laban. Kaya pala pinoproblema na ng viewers natin dyan kung saan daw sila tataya. Pero may quick interview tayo dito kay Jackie Boy and kay Kims. Ayan na naman si, ano to? Sino to? Si Inky. Hello, Inky. Kalalagyan lang doon ang sound. Ang ganda naman ang ganda naman ang ganda naman ang hello, ganda mo. Uy, grabe ka, Daddy A. Uy, grabe. Pero okay lang. Appreciate beauty. Yeah, panis. Ah, ล่ะ ครับ ผู้ชนะนะครับขอบคุณสําหรับ SC แล้วก็ Maggie ด้วยนะครับที่ส่งไมค์มานะครับตอนนี้เราอยู่กับผู้ชนะและบูม Rivalry นะครับสวัสดีครับดีเรคเตอร์ครับเป็นดินดับเนี่ยคือ guys สวัสดีครับบาคาลายมาเร็วครับมีดีตัวดีเรคพี่รีนิกบ้านเนี่ยละดีเรคไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอุ้ยวันแรกคือรู้ว่าจริงๆอ่ะคืออ่านใน Discord ตัวเนาะกลุ่มของคนดูเองอ่ะจับตามองบูมค่อนข้างเยอะบอกว่าเป็นทีมเต็งเลยนะเพราะว่าการความของคุณน่ะสับเนี่ยละ so many mistakes in the game so many need to improve มีคนเปรียบเทียบกันเยอะมากคุณคิดว่าคุณน้องมีคนไหนไหวว่ากันดีกว่าดาเมนี่ละอันดาเมนี่ละ questionable play เดมพี่อันนู้นคุณไม่น่าจะรู้แต่ว่าคุณน่าจะรู้เรื่องพี่ชายคุณมีอะไรฝากพี่แจ็คกี้กันนั้นก
Ano bang nationality nito si Jackie? Okay. The high ing ha. From Laos si ano si Jackie. Pero I guess Thai din yung language. About your first victory, so you can get a chance to advance to the next round. Grabe. It's good that we win. Si to be honest, we're not happy with our performance. We have so many mistakes in the game. So yeah, so many need to improve. ค่ะเขาก็ดีใจนะคะที่เขาชนะนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูยังมีแข่งอีกรอบนึงนะคะใช่ใกล้ๆนี้ยังไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวไปดูกิจกรรมบนเวทีกันครับในงานครับเนาะอินจากระจกหูดีอายานเมโรสโซไซน์นะคะพวกมังกรแต่ก็สิ่งที่อลัมอยู่นะก็สั่นกันอยู่มักเบ็ดๆ diba yung mga ganyang bagay hindi na namin kailangan palakan kayo magbe-bet diba yung mga ganyang bagay hindi na namin kailangan palakan kayo magbe-bet diba yung mga ganyang bagay hindi na namin kailangan palakan kayo magbe-bet diba yung mga check nyo na lang yung mga page din ni Daddy A and then ni Ishi. Ayan, para makita nyo yung kanilang mga predictions. San nga ba yung inyong mga page, Daddy A and Ishi, before we go? Ayan, ako, follow nyo na lang po ako, fb.gg/IshiPZGaming or IshiPZ sa kahit anong social media. Ako po yan. Yun. Sa akin, search nyo lang sa Facebook, Daddy AWXC. Yun. Follow nyo na yung mga vet lords ng Lupone. Guys, ang ating resulta po, ulitin ko lang, is 1-0 in favor of Boom. Pero that is a best of one na laban. So, tapos na yung series. And the susunod na mapapanood naman po natin is Boom versus Talon. So, stay tuned lang dito sa KuyaNic page. Magre-relive ba tayo po, Direk? Okay, same broadcast lang guys yung inyong makikita po. So abangan nyo na lang yung Boom versus Talon. Place your bets na. Alam nyo na kung saan. And syempre, good luck. Bet responsibly. Magpapaalam na po ang ating set of panels. Panibagong mga mukha na naman ang makikita nyo on our second one. So mag-goodbye muna kayo kay Ishi pero kay Daddy A. Dito pala muna siya hanggang last series of the day natin. So we'll see you guys later. Bye for now.